guys! Ako nga pala si Evelyn, ang frustrated singer ng Korea. Guys, may napanood na naman ako. So, hindi ko mapigilan mag-re-react ako. Magbibigay ako ng reaction. Kahit naman sino sa mga bawat napapanood, di ba, nadadala tayo kahit sa drama, nadadala tayo at nakakapaglabas ng reaction natin. So, eto, yung napanood ko kasi kay Rapid Tulpo, isang road range ng doktor at ng isang motorista. Sa pinakita ng isang doktor dito, na napakalakas, napakalutong magmura at makapanlait sa kapwa niya, sa mga nakabababa sa kanya, grabe, hindi ito magandang kaugalian ng isang Pilipino. Hindi mapagmura ang Pilipino. Tandaan mo yan, Dr. Mendez. Yung ugali mo, ibaon mo yan sa lupa. Hindi ganyan ang mga Pilipino. Sinasaludo ang kapamandi ng mga Pilipino dahil isa kang doktor. Alam nyo ba na ang doktor ay isa sa mga hero ng mga Pilipino, hero ng lahat ng tao. Pero sa yun sa panlalait na ginawa mo sa isang motorista, hindi naman yun makatarungan, di ba? Porkit maliit lang yung, mababa lang yung namura-mura mo, eh, gaganon-ganon mo na lang. Hindi. May katapat ka din. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng pagkakataon kaya mong murahin ang nakakababa sa'yo. Yan, ang sabi ko sa iyo. May kalalagyan ka din na ano, 'di ba? Grabe ka, ang lakas mong magmura. Hindi ka nagumalang sa kapwa mo. Ang lutong-lutong mo pang magmura. Tapos yung pagmumura mo na 'yun, dinig pa ng mga bata na nandun sa loob ng sasakyan. Hindi naman 'yun makatuwiran, hindi 'yun makatarungan. Yan. Sa nangyari kasi, gusto lang naman ng lalaki, ng isang motorista na kumprontahin yung doktor kung bakit sila binato. Kahit naman sino, 'di ba? Kahit sino, kapag ikaw na bato or nasaktan, kukumprontahin mo yung sumakit or nambato sa iyo. Bakit mo ginawa 'yun or bakit mo kami sinaktan? Bakit mo kami binato? Ayun lang gusto naman mangyari ng isang motorista. Pero yung ginawa ng doktor, nagmura, pinagmumura yung ano, ang lutong-lutong, kung maano nyo, ang lutong-lutong magmura. Hindi ang gawain ng mga ano, ng mga Pilipino ang magmura. Tandaan nyo yan. May mga takot din ang mga Pilipino sa Diyos. Diba? Na alam nyo, may balik yan sa kanila. Diba? Ikaw, dapat nga, ano eh, yung mga bawat salitang binibitawan mo, iniingatan mo din talaga. Alam ko, may mga karapatan tayo na i-express ang ating sarili. I-express natin yung mga gusto nating sabihin. Pero yung magmura ka na ang lutong-lutong, tas kala mo kung sino ka, naku, mag-ano ka naman ng, ano, ng respeto. Diba? Kung gusto mong respetuhin ka, rumispeto ka din sa kapwa mo. Iyan. Iyan lang ang gusto ko yung paano sa ano. Kasi ang lutong ng ano eh, ng pagkakasalita ng doktor ng bad words, di ba? So, yun. Yun ang doktor sa nakikita kong ano sa kanya. Wala siyang problema ang pinagdadaanan. Kasi dalawang beses na palang nangyari yun. May una na palang pangyayari na nagkaroon ng gano'n. Nambato din siya ng bariya. Bariya yung naibato niya dun sa isang naging biktima niya. May bata rin sa loob. So, yun din. Yung pangalawa ngayon, may bata. May mga bata na may umiyak na trauma. Kasi, ikaw na ano eh, kahit ano, masasaktan ka sa mga yun nilabas na masasamang salita ng doktor. Masasaktan ka kahit nanonood ka lang. Naiyak nga din ako dun sa, nung naiyak yung ano, yun sa pangalawang, sa part 2 na ng ano, umiyak yung ano. Kahit sa part 1, naiyak din ako kasi may batang naapektuhan dun eh. May batang naapektuhan. Talagang mararamdaman mo yung ano na, feeling ng isang motorista. Dahil, grabe, diba? Ano ba naman yung ano, yung igalang ka din, kahit
gumalang ka din na isa, kahit isa kang doktor, gumalang ka din. Kahit alam mong mataas ang tingin ng mga tao sa mga doktor, gumalang ka din, di ba? Iyon. Dapat tong doktor na to magpatingin din kasi hindi yun problema. Wala siyang pinagdadaan ng problema kasi dalawang beses na ang pangyayari. So, kailangan niya ng isang psychiatrist. Ayun ang sa tingin kong kailangan niya. At kailangan din itong mawalan ng lisensya kasi dalawang beses na yung road range niya, do. Dalawang beses na. So, kung gusto mo, do, kung gusto mo hindi ka magitgit, tuloy-tuloy ang biyahe mo sa kalsada, magpagawa ka ng kalsada, sarili mong kalsada na ikaw lang ang dadaan. Pero, hindi mangyayari yon kasi yung kalsada ang dadaanan at pagagawa mo is binubuwisan ng mamamayang Pilipino. Galing yan sa buwis ng mamamayang Pilipino. Hindi lang ikaw ang nagbubuwis sa kalsada. Hindi lang ikaw. Maraming mamamayang Pilipino, maliit man o malaki, nagbubuwis sa kalsada. Nagbibigay ng tax sa kalsada. So, wag kang ano dyan na ayaw mo magitgit. Kung ayaw mo magitgit, yun nga, mag-isip ka ng paraan kung paano ka hindi magigitgit. Hindi na namin problema yung kung paano ka makakadaan ng maluwang sa kalsada dahil alam naman natin sa Pilipinas na matraffic. Maraming sasakyan. So, hindi na namin problema yung kung ayaw mo magitgit. Problema mo na yung kung paano ka makakalabas ng kalsada sa magandang ano paraan. Kasi yung kalsada, binubuwisan namin, binubuwisan ng mga mamayang Pilipino. Hindi lang ikaw ang nagbubuwis dyan. Marami, di ba? So, kung ayaw mo magitgit, problema mo yon kung saan ka dadaan, di ba? Hindi na problema ng karamihan yon. Yon, ayun lang ang, ano ko, rumispeto ka sa kapwa mo tao. Dahil, nirerespeto ka rin ng mga mamamayan dahil isa kang doktor na nakakapagpagaling sa mga may sakit. Saludo ko sa mga doktor. Isa yan sa mga sinasaluduhan ko. Kaya, yun nga, wag nyo naman sirain yung mga ka-uniform nyo. Sa maling ginawa nyo, ang daming nadadamay na ka-uniform nyo, di ba? Kaya, hanggat maaga, alam mo na sa sarili mo din eh, na may something ka. Kaya hanggat maaga, magpatingin ka. Yun. Ayun lang po ang ano ko, konting reaction ko kasi nainis ako sa doktor na yun. Kung makapanlait ng kapwa niya, kung makapagmura, ikala mo eh, hari. Diyos ko, wag naman pong ganun. Tayo mga Pilipino, may magagandang ugali tayo. Yung mga kaya nga po, 'di ba, yung ginawa ng motorista, kukumpronta siya in a nice way. Pero inunahan siya ng yun nga ng doktor na yun. So paano pa siya makakapagpaliwanag? So kaya nagpatulpo na siya. Doon na siya nagpunta kay Rapid Tulpo para magkaroon ng ano yung magandang usapan yung nangyaring road range na yon. So, kayo na pong umano, kayo na pong mga nanonood, kung ano magiging reaction nyo sa napanood nyo, kung ano sa tingin nyo, kung may something ba yung doktor or may problema lang. Pero sa akin talaga, parang may something yung doktor. So, yun lang po. Salamat po ng marami. Mabuhay po tayong lahat. Bawat Pilipino po, bawat tao po, kailangan ng respeto. Bawat mamamayang Pilipino, irespeto po natin. Hindi lang po Pilipino, kahit mga ano yan, irespeto natin, mga foreigner man yan, irespeto natin. Para kung gusto natin irespeto tayo, rerespetuhin din tayo. Yun lang po. Magbigay po tayo ng respeto sa kapwa natin. Huwag po tayong magmalaki kung ano po yung narating natin. Huwag po tayong manlait ng
mga kapwa natin kung saan man tayo ngayon, ay yun ay pinaghirapan nga natin, pero kailangan natin ng respeto at pagrespeto. Yun lang po. Salamat po ng marami. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mga Pilipino. Salamat po ng marami. Bye-bye. I love you.